bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tikit ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo pong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baob, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panuluka sa ligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin muna yung mga katabi natin. Good morning! At mga kapatid, ngayon po ay Biyernes, bago ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, araw ng ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Sabihin nga natin, thank you, Lord. Alam niyo ho, huwag kalilimutan natin ha, ang Pasko ay hindi lamang panahon ng paghingi. Diyan ka magaling. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng paghihintay. Kaya yung iba, talagang pursigido sa simbang gabi. Meron ba dito nagsisimbang gabi? Taas nga ho ang kamay ninyo. Wow! Dakila kayo, nagsisimbang gabi na kayo, nagsimba pa rin kayo ngayon. Yung iba talagang puspusan. Ang kawawa, yung isa na lang, hindi pa nagising. Kasi nga sabi nila, pag daw nakompleto mo ang simbang gabi, matutupad, ibibigay ang hinihingi mo. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng paghingi at paghihintay. Makinig po kayo, baka nakakalimutan nyo. Ang Pasko ay panahon din ng pasasalamat. Gratitude will always be the best attitude. Ngayong Pasko, show your best version ng iyong sarili. Give the best version of yourself ngayong Pasko. At hindi ka magiging the best dahil nakuha mo yung pinakamarami. Hindi ka lang magiging the best dahil nakuha mo yung pinakamalaki. This is the best way to become the best. Kapag nakilala ka ulit bilang taong marunong magpasalamat. Na sa kahit kabila ng maraming pagsubok, maraming kulang sa sarili mo, maraming wala na meron ng iba sa buhay mo, marunong ka pa rin magpasalamat. You're the best if you are grateful. Tingnan ho ninyo sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, napakaganda ng sinabi ni Ana sa Panginoon. Sa Panginoon na nakinig sa kanya. Sa Panginoon na sumagot sa kanyang taimtim na panalangin. Binigyan siya ng Diyos ng anak na aalagaan at mamahalin. And I am sure, napakasaya ng Diyos. Dahil hindi nakalimot si Ana, naalala pa rin niya, pinasalamatan pa rin niya ang Diyos pagkatapos niyang makuha ang hiningi niya. Sino bang hindi matutuwa kapag naaalala ka pa ng mga taong natulungan mo? Sino bang hindi matutuwa kapag naaalala ka pa, binabalikan ka, binabati ka pa ng mga taong ginawan mo ng mabuti at maganda? Sige nga ho, kailan ka huling naalala, binalikan, binati, pinasalamatan ng mga taong natulungan mo? O baka naman, kagaya ka nung aking nabasa. Natawa ako dun sa nabasa ko, pero may katotohanan. Sana hindi ka ganito. Sabi nung nabasa ko, pinahiram kita dahil nakiusap ka. Ngayon, hirap na kong kausapin ka.
Hindi pa po tapos ang taon na ito. May ilang araw pa tayo para balikan natin, para pasalamatan natin ang mga taong naging bahagi ng magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Para balikan natin yung mga taong naging bahagi ng mabubuting bagay na dumating at nangyari sa atin. Ang ganda ho ng ating ebanghelyo ngayon. Kadugtong ito ng ebanghelyo kahapon. Ano yung ebanghelyo kahapon? Si Elizabeth o si Maria dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. Dala-dala ang kanyang good news. Hindi na-contain ni Mama Mary yung kanyang kagalakan. Kaya gusto niyang ibahagi sa kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi siya nagyabang. Anong ginawa ni Maria? Pinunta niya ang pinsan niya at ang sabi niya, hindi pa nga siya nakakapagsalita. Anong sabi ni Elizabeth? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Anong sagot ni Maria? Hindi niya sinabing, yeah, you're right. Buti alam mo. Hindi. Hindi siya naging mayabang minsan katulad natin. Na kapag nakakaangat-angat ka na sa iba, na kapag nalalampasan mo na yung iba, na kapag nahihigitan mo na yung iba, una kang nag-iiba. Kaya sa ebanghelyo natin, ano ang sagot ni Maria sa pagbati ng kanyang pinsan? Walang yabang. Napakaganda. Ang sagot ni Maria, dahil ito sa Diyos. To God be the glory. Hindi sa akin ang papuri. Sana ganun din tayo katulad ni Maria na maalala natin na lahat ng magagandang nangyayari sa buhay natin, lahat ng blessings, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos, ay biyaya ng Diyos. Kaya bago matapos ang taon na ito, humarap ka sa Diyos para sa lahat ng magagandang nangyari, mabuting nagawa mo at ng ibang tao sa iyo, Lord, ikaw ito. At para sa iyo ito. Because the best way to be grateful is to be generous. Kaya anong ginawa ni Maria bilang pasasalamat? Nanatili siya sa kanyang pinsang si Elizabeth para tulungan ang kanyang matandang pinsan. Naalala ninyo, sabi nung anghel kay Maria, yung pinsan mong matanda na, nagdadalang tao ngayon. Kaya yun ang pinunta ni Maria, hindi para magyabang, kundi para tulungan ang kanyang pinsan bago siya umuwi. Alam niyo mga kapatid, most of the time, God is not asking you to pay it back, but just pay it forward. Ipasa mo, ibigay mo, gawin mo rin sa iba ang kabutihang tinanggap mo. That will be more than enough para maging grateful. Kapag po may mga dumarating tayo ditong sponsors, kaya ganito ang boses ko kahapon, na Christmas party ho tayo sa ating mga beneficiaries ng feeding program at ilang vendors. Kapag may dumarating bigla dito sa opisina natin sa social service, alam nyo, iisa lang ang pare-pareho nilang dahilan kung bakit sila nagbibigay. Ang sagot nila, Father, nagpapasalamat lang po. Nagpapasalamat lang po dahil ang Nazareno ang dahilan kung bakit ako nakapag-abroad. Kung bakit may maganda kaming negosyo ngayon. Kung bakit buhay pa ako ngayon. Kung bakit magaling na ako. Nagpapasalamat lang. Sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, tatlong araw bago magpasko, kasama si Maria, simulan ulit nating bilangin hindi ang mga kulang,
at problema sa buhay natin. Every day, count your blessings. And when you count your blessings, always count yourself in. Maniwala ka, maraming tao ang nakakaalala at nagpapasalamat pa rin sa iyo. Do not pay it back, just pay it forward. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak bilang tagapagligtas at manunubos. Ang ating pong itutugon, ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya at digmaan sa ating bansa at sa buong mundo, lalo na ang mga inosenteng bata at kababaihan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, pinasasalamatan ka po namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban po kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang pinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog po kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap ngayong inihahain namin ang mga alay sa inyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami'y nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang makakalimot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pumarito ka
sa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement, available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pinapalalahanan na rin po ang mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas. Nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyo pong hindi lang pagpunta at pagsisimba, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong dito po sa Pilipinas o sa abroad nang gagaling sa ating Parish Finance Office. Ang mga in-kind donations po, bigas, dilata, noodles, kape, sabon, tubig na malinis, doon po sa ating Benedict Building, na ipamahagi na po natin yan, lalo na bilang pamaskong handog sa iba't ibang simbahan, institusyon, mga kapatid natin sa bilangguan din, at sa mga iba't iba nating kapatid na katutubo. Salamat po. Kahit meron kayong mga sariling pangangailangan, nag-aambag pa rin kayo ng kabutihan. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng paglilingkod na iyan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.